Lumambad ang campaign materials na ilegal na nakapaskil sa pagbisita mismo ng Commission on Election o COMELEC sa lungsod ng Baguio. Samantala, ikukonsidera namang stray vote sa halalan ang mga boto sa mga kandidato idineklarang deemed not filed ng COMELEC sa Cordillera. May report si Danielle Grace de Guzman. Sa kanyang pagbisita sa lungsod ng Baguio, kabilang sa mga sumalubong kay COMELEC Commissioner Louie Tito Gia, ang tambak ng mga illegally posted campaign posters na ito na nakumpiska ng pinagsamang puwersa ng COMELEC, DPWH at Baguio City Police Office. Malinaw na paglabag sa kautusan ng ahensya na tanging sa mga common poster areas o private properties na may pahintulot ng mga may-ari lamang pwedeng magkabit ng campaign posters. Ang presumption talaga, titingnan mo kung sino yung napopromote na kandidato. So, yun yung pag-uusapan, pag-usaping kaso na ang mangyayari. At hindi habang buhay pwedeng gawing excuse na hindi ako nagkabit, no? Kung ang mukha mo nandoon, ang presumption sa iyo yun. Samantala, tatlong kandidato mula sa rehiyon Cordillera ang kabilang sa listahan ng mga nagpasa ng Certificates of Candidacy na idineklara ng COMELEC en banc na deemed not filed. Hindi disqualified. As per Resolution 190286, they used the wrong form. That is why the Commission on Election considered that the Certificate of Candidacy was deemed not filed. Magre-resulta ang naturang proklamasyon sa pagkakadeklarang stray vote ng anumang botong matatanggap ng naturang kandidato sa darating na halalan. They were the ones who submitted their certificates of candidacy here in the Commission on Election or when they filed their certificates of candidacy. It was their lookout actually. They can always avail of whatever remedies nga danya under the law nga mabanindang usaran for them to be able to continue their candidacy no isutikayat na. Danielle Grace de Guzman, para sa Bayan.